Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang thriller drama film na pinamagatang Everyone is There. Now sit back and enjoy the movie. Si Lisa ay isang tahimik at mahiyaing 16 na taong gulang na babae. Sa simula ng pelikula, tumatakbo siya pababa sa isang burol sa gitna ng kakahuyan. Punit-punit ang kanyang suot na damit at puro sugat ang kanyang mukha. Bigla siyang natapilok sa isang hagdan at nahulog ng ilang talampakan sa ibaba. Gamit ang natitirang lakas, humingi siya ng tulong at nawalan ng malay. Sa sumunod na eksena, makikita natin na nasa ospital na si Lisa. Ang kalubhaan ng kanyang mga pinsala ay kitang-kita sa liwanag ng araw. Sa kabutihang palad, natagpuan siya ng isang dumadaan sa kakahuyan at dinala siya sa ospital. Sa labas, pinag-uusapan ng dalawang pulis ang kaso. Mula sa mga naunang bullying report, nakatitiyak ang mga pulis na binubuli si Lisa ng kanyang mga kaklase sa paaralan. Ngunit bago isulong ang kaso, kailangan nilang kumuha ng opisyal na pahayag mula kay Lisa. Sinubukan din nilang tawagan ang mga magulang ni Lisa, ngunit lumalabas na patay na ang kanyang ina at ang kanyang ama naman ay nasa ibang bansa. Wala na siyang koneksyon sa buhay ng kanyang anak at walang pakialam kahit mamatay pa siya. Nang magkamalay ang dalaga, ipinakilala ni Mr. Kim ang sarili bilang head ng police detective. Nagbigay siya ng ilang katanungan tungkol sa kanyang kalusugan at tungkol sa insidente na nangyari kahapon, ngunit nanatiling tahimik si Lisa sa buong interogasyon. Hindi nagtagal, pumasok ang kanyang homeroom teacher na si Miss Lee. Hinimok niyang umalis na ang opisyal at hayaang magpahinga ng sandali ang dalaga. Malinaw na merong mali siya ang kanyang intensyon nang subukan niyang pigilan si Lisa na ibigay kung sino talaga ang gumawa nito sa kanya. Pagkatapos, napansin ni Mr. Kim ang tatlong middle-aged na babae sa may pintuan. Sila ang mga nanay ng mga babaeng pinaghihinalaang ng bully kay Lisa. Naisip ng detective na gusto nilang pagbantaan o suhulan si Lisa upang hindi na siya magsalita. Inutos niyang umalis na sila dahil bawal silang makipagkita sa biktima ngunit matitigas ang ulo ng mga babae. Ang kanilang mga asawa ay mga taong makapangyarihan, kaya naniniwala sila na matatakasan ng kanilang mga anak na babae ang anumang bagay. Pinaalam ni Mr. Kim na ang kanilang mga anak ang nagdala kay Lisa sa bundok, ngunit walang pakialam na iginiit ng mga ina na tumatambay lang ang mga bata. Nang uminit na ang pagtatalo, pinaalis sila ni Lisa dahil gusto niya nang magpahinga. Pagkatapos ng insidente, ang homeroom teacher na si Miss Lee ay nakipagkita sa principal ng paaralan. Alam ng dalawa na binubuli si Lisa, at upang mailigtas ang reputasyon ng paaralan, nais ng principal na ilipat ni Miss Lee si Lisa sa ibang paaralan kapag gumaling na siya. Itinatago niya ang kanyang katiwalian sa pamamagitan ng pagpapanggap na nag-aalala siya tungkol sa kinabukasan ng mga bully. Pagkalipas ng ilang linggo, gumaling na ang mga sugat ni Lisa at sa wakas ay makakalakad na siya. Dahil sa kakulangan ng wastong ebidensya, ang kaso ay napunta sa ilang guidance counseling teacher at muling nakalaya ang mga bully. Isang gabi, habang si Lisa ay dinadalaw ng ilang mga negatibong kaisipan, isang babae ang biglang pumasok sa kanyang silid. Ang ginang ay ang guidance counseling teacher na si Miss Somi. Nakakita na siya ng maraming estudyante tulad ni Lisa at tinulungan silang mabuhay matapos makaranas ng trauma mula sa katulad na insidente. Hindi siya katulad ng ibang normal na guidance teacher dahil nabully din siya sa paaralan at alam niya kung ano ang pakiramdam ng mga walang laban. Kaya naman, tinulungan niya ang kanyang mga estudyante na makapaghiganti sa mga bully. Noong una, parang hindi siya naaawa kay Lisa. Pinaalala niya sa kanya ang mga pangyayari noong gabi na naging dahilan ng pag-iyak ni Lisa. Nang kumalma na siya, hiniling ni Somi na manatili siyang buhay hanggang sa manumbalik ang kanyang lakas. Sa araw na i-discharge na si Lisa, binisita siya ng leader ng mga bully na si Nayon. Dinala niya ang kanyang bagong school uniform dahil alam niyang punit-punit na ang kanyang luma. Hindi nagpakita ng pagsisisi ang batang babae at sinabi sa kanya na mas mabuti kung namatay na lang siya. Bago umalis, nagbanta din siya kay Lisa na lumayo sa mga pulis. Pagkatapos niyang umalis, pumasok si Somi sa silid at narinig niya ang lahat ng kanilang pag-uusap. Kalaunan, dinala niya si Lisa sa kanyang bahay at doon muna pinatuloy ang bata. Pagkatapos nito, pumunta si Lisa sa lugar kung saan nakatira ang kanyang ina bago siya namatay. Inalala niya ang kanyang mga nakaraan nang biglang may umagaw sa kanyang atensyon. Sinundan niya ang babae at hindi nagtagal ay nalaman niyang siya ang kanyang kakambal na si Jenny. Sinubukan ni Lisa na makasama siya muli ngunit lumayo si Jenny dahil hindi siya interesado.
dito na bunyag na naghiwalay ang mga magulang ng mga babae bago pa sila ipinanganak. Hindi maganda ang ugnayan ng mag-asawa, kaya itinakwil na din ng ama sina Lisa at Jenny. Ngunit sa paglipas ng panahon, bumagsak ang pinansyal na kalagayan ng kanilang ina. Dahil dito, iniwan niya si Lisa sa bahay ng kanyang ama at nagsimulang manirahan kasama si Jenny. Ang magkapatid ay hindi na nagkita pagkatapos ng insidente at kinailangan ni Lisa na tumira sa kanyang ama na ang tingin sa kanya ay isang pabigat. Kinabukasan, sinundan ni Somi si Jenny sa isang convenience store at napansin ang ginawa niyang pagnakaw. Pinahinto niya ito sa labas at humingi ng tulong sa kanya. Kahit nalaman na muntik nang mapatay ng mga bully ang kanyang kapatid, hindi pa rin interesado sa usapan si Jenny. Gayunpaman, pumayag lang siyang tumulong nang inalok siya ng pera ni Somi. Nang gabing yun, nagkita ang tatlo sa bahay ni Somi. Iminungkahi niyang mamuhay sila ng magkakasama ng higit sa isang linggo hanggang sa mabuo ang kanilang plano. Hindi gusto ni Jenny ang ideya ngunit sumang-ayon pa rin siyang gawin ito. Ngunit pagkatapos, nalaman ni Jenny na kailangan niyang pumasok sa paaralan bilang si Lisa upang turuan ng leksyon ang mga bully. Lumalabas na isang taon nang huminto si Jenny sa pag-aaral, at para sa kanya, walang halaga ng pera ang makapagpapabalik sa kanya sa pag-aaral. Dahil dito, tumanggi siyang makipagtulungan at lumabas na ng apartment. Pagkalipas ng ilang minuto, nakatanggap siya ng isang video mula sa group chat at ang video ay tungkol sa pambubuli kay Lisa. Pinunit nila ang kanyang damit at itinulak sa lupa, habang ang isang babae na may nakakairitang tawa ay nire-record ang lahat. Ikinagalit ito ni Jenny kaya bumalik siya sa apartment at tinawag na duwag si Lisa. Ang video ay nagpaalala kay Lisa ng nakakatromang gabi, dahilan para mag-hyperventilate siya. Nang makita ang kambal na nasa ganoong kalagayan, hindi maiwasan ni Jenny na makaramdam ng awa para sa kanya. Nang may buong determinasyon, tinanong niya si Somi kung saan niya mahahanap ang babaeng may nakakainis na tawa. Kinabukasan, pumasok siya sa paaralan bilang si Lisa. Napansin ng kanyang mga kaklase ang maliwanag na pagbabago sa kanyang ugali, ngunit walang masyadong pumapansin sa kanya, hanggang sa pumasok sa classroom ang grupo ng mga bully. Ang bully na si Nayon ay excited na umupo sa mesa ni Jenny at tinawag siyang cute para sa pagbabalik niya sa eskwela. Dahil sa kanyang pagtawa, narealize ni Jenny na si Nayon ang babae sa video at ang nagpasimula ng pambubuli kay Lisa. Nang magsimulang maging mapanginsulto ang bully, sinampal siya ni Jenny ng napakalakas na naging dahilan ng pagtalsik niya sa sahig. Pagkatapos, hinawakan niya ito sa buhok, umupo sa ibabaw ng bully, at inutusan siyang ulitin ang kanyang pagtawa. Kasunod nito, kumuha siya ng video habang sinasaktan ang kaklase. Walang magawa ang mga kaibigan niyang bully kundi ang umatras dahil sa takot. Tumigil lang sila nang nakialam na si Miss Lee. Dinala niya sila sa isang pribadong silid upang disiplinahin, ngunit si Jenny ay hindi isang babae na sumusunod sa mga guro. Nang siya at si Miss Lee ay napag-isa, nilapitan niya ito habang dala ang kanyang ballpen at kalmadong nagbantang sasaksakin siya. Nauutal sa takot si Miss Lee habang pinagsasabihan siya ni Jenny dahil sa pagiging hindi niya patas kay Lisa. Kalaunan sa araw na yon, umuwi si Jenny at ipinakita kay Lisa ang video ni Nayon. Hindi alam ni Lisa kung ano ang mararamdaman tungkol dito dahil hindi niya sinusuportahan ang karahasan, kahit na ito ay patungo sa kanyang bully. Binalaan ni Somi si Jenny na wag na muling gumawa ng ganoong bagay dahil magdudulot ito ng gulo kay Lisa. Ang sumunod na araw ay ang kaarawan ng kambal. Bumili sila ng cake at nagbonding sa unang pagkakataon sa kanilang buhay. Sinabi ni Lisa kung gaano kahirap ang kanyang buhay dahil hindi siya nakakuha ng anumang uri ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Nakiramay si Jenny sa kanya dahil hindi rin naging maganda ang kanyang buhay kasama ang kanilang ina dahil sa kahirapan. Kinaumagahan, tulog na tulog pa si Jenny kaya nagpa siya si Lisa na pumasok na sa paaralan. Naniniwala siya na ngayong naturuan na ng leksyon si Nayon, hindi na siya nito guguluhin. Samantala sa paaralan, kasama ng ina ni Nayon ang principal at tinalakay nila ang paraan upang ilipat si Lisa sa ibang paaralan. Natatakot ang ginang na baka maghiganti si Lisa sa kanyang anak at nais niyang mawala siya sa lalong madaling panahon. Narinig ni Lisa ang kanilang pag-uusap mula sa pintuan at umiiyak na tumakbo papunta sa banyo. Doon, nabangga niya si Nayon bago nagkulong sa loob ng isang cubicle. Sa kagustuhang makapaghiganti ni Nayon, binuhos niya ang isang balde ng tubig sa kanya. Dahil dito, basang-basa na umuwi si Lisa at bumagsak sa sahig dahil sa pagod. Tinulungan siya ni Somi habang si Jenny naman ay namumula sa sobrang galit.
Agad niyang tinawagan si Nayon at pinapunta siya sa bundok kung ayaw niyang ilagay niya sa internet ang video ng pambubugbog niya kay Lisa. Sa takot na mahatulan ng pambubuli, ginawa ni Nayon ang iniutos sa kanya. Pagdating sa bundok, hinampas siya ni Jenny sa ulo at natumba siya sa lupa. Nang magkamalay, nakatali na ang kanyang mga kamay at paa, at nakatape din ang kanyang bibig. Tinanggal ni Jenny ang tape sa kanyang bibig at pilit siyang pinainom ng isang buong bote ng tubig. Pagkatapos, naglabas siya ng isa pang bote na puno ng asido. Umiyak si Nayon para sa kanyang buhay, habang si Jenny naman ay mas lalo pang lumakas ang pagtawa. Kinalagan ni Jenny ang kanyang mga paa at inutusan siyang tumakas kung gusto niyang mabuhay. Sinamantala ng bully ang pagkakataon ngunit natumba siya pagkaraan lang ng ilang metro. Sa sandaling yun, dumating si Lisa at sinubukang palayain si Nayon dahil ayaw niyang masaktan pa ang mas marami pang tao. Makalipas ang ilang segundo, sumunod si Somi at nagulat siya sa nangyari. Pinagalitan niya si Jenny dahil sa kawalan niya ng kontrol at tumawag ng ambulansya para kay Nayon. Sa sumunod na eksena, makikita si Jenny na tinatanong ng mga pulis. Dahil walang nakakita sa kanya kasama ang biktima, isa lamang siyang sospek. Kalaunan, dumating si Somi at hiniling sa mga opisyal na pansamantala siyang palayain. Nagpas siyang maghintay ang mga opisyal hanggang sa magkaroon ng malay si Nayon bago sila pinayagang makaalis. Sa labas, iginiit ni Jenny na hindi niya pinagsisisihan ang kanyang mga aksyon at gagawin muli ito kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Iniwan siya ng dismayadong si Somi at umuwi na sa kanyang bahay. Pagkatapos, inatake ng ina ni Nayon si Jenny at tinawag siya sa masasamang salita. Gayunpaman, kinutsapa ni Jenny ang ginang at inutusan siyang tumawa katulad ng kanyang anak. Habang nakikipagtalo, nadulas siya nang sabihing gumanti lamang siya sa kanyang kaklase at dito na narealize ng opisyal na siya talaga ang may kasalanan. Nang tawagin siya ni Mr. Kim sa pangalan ni Lisa, nagalit siya at sinabing nasa bahay ang Lisa na kanyang hinahanap. Kalaunan, si Mr. Kim at ang kanyang kapwa opisyal ay pauwi na sa kanilang bahay, ngunit hindi maalis sa isipan ni Mr. Kim si Jenny. Napansin din niya ang malaking pagbabago sa ugali nito mula nang dalhin siya sa ospital. Sa paghihinalang meron siyang dead ringer, nagmaneho siya papunta sa kanyang bahay upang suriin ang dalaga. Gayunpaman, nang makarating sa lugar, nakita niyang wala itong laman. Sa sandaling yun, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital at pinaalam sa kanyang nagkamalay na si Nayon. Nagkwento siya na merong ibang tao sa pinangyarihan habang siya'y inaatake. Ipinakita sa atin ang isang flashback kung saan mag-isa lang si Jenny nang si Nayon ay nakahiga sa lupa sa kabundukan. Sa katunayan, sina Jenny, Lisa, at Somi ay iisang tao lamang. Hanggang ngayon, sa tuwing kausap ni Lisa ang isa sa kanila, sarili niya lang ang kanyang kinakausap at wala siyang kakambal na kapatid na babae. Matapos siyang mabuli, wala siyang malapitan, kaya nagpantasya siya ng isang taong may malasakit sa kanya. Hindi nagtagal, naging obsessed siya sa kanyang pantasya at nagkaroon ng multiple personality disorder. Samantala, si Somi ay isang aktwal na tao. Isa siyang guidance officer at ang tanging taong tumulong kay Lisa, ngunit hindi niya nakilala si Lisa sa ospital. Nagpantasya si Lisa na naroon siya upang harapin ang kalungkutan at kalaunan ay dinagdag siya sa kanyang pagkatao. Nalaman ng korte kung ano talaga ang mali kay Lisa at ipinadala siya sa therapy. Huminto na siya sa pag-aaral at nakafocus na ngayon sa kanyang mental health. Makikita ang isang clip ng pakikipag-usap niya sa isang therapist tungkol sa kanyang nakaraang trauma, at sa wakas ay gumaling na siya mula dito. Sa huling eksena, ibinaba siya ng totoong Somi sa airport, at si Lisa ay pupunta na sa ibang lungsod upang magsimula ng bagong buhay, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.